Hi, good day, mga kuchikos at mga kuchikas. Welcome back to my YouTube channel. And it's me again, Francine M. And in today's video, papakita ko sa inyo yung 7 tips na nilisearch ko pa sa iba't ibang clips or maybe pati sa internet, no? So ito yung tipong tips makakatulong sa atin para ma-heal yung broken heart ninyo. So alam ko marami sa inyo guys yung mga relate na relate sa ganitong eksena. Mga broken hearted, mga nasaktan dahil sa pag-ibig, at alam ko kung ano yung pakiramdam. Sobrang napakasakit guys. Alam ko yun. So, in this video, malaman natin yung 7 tips na ginagawa ko even before at saka ibang research ko para mas makatulong sa atin na makapag-move on at mas makalimutan natin yung tao na dapat natin kalimutan. So, si X. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin today. And, mga kuchikos, mga kuchikais, if you're just new to my channel, please do like this video and share this with your family members and your friends to spread the love. And if you want to know more about this video, especially sa pitong tips na bibigay ko sa inyo today para ma-heal yung broken heart ninyo, just keep on watching this video, guys. And I'm sure marami kayong matutuhan ngayong araw na to. Yan. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you got it. Tip number 1 na ibibigay ko sa inyo ay ang pagiging masayahin. So, maging masaya ka pala. Yeah, magiging masayahin. So, maging masaya ka after na ma-broken heart ka or mabigo ka sa ex mo kasi nga iniwanan ka na niya. That doesn't mean naman na guguho na yung mundo mo. So, always think about na maging masaya ka just to make yourself at maingay yung tricycle, no? I mean, just to make yourself na maging maayos ka at mas masaya ka sa buhay. Alam naman natin na pag naging masaya ka, unti-unti makakalimutan mo rin siya. So, ilan pang mga bagay para mas maging masaya ka at makalimutan mo si ex is manood ka ng mga masasayang clips or mga comedy clips sa YouTube or anywhere else sa internet or comedy films. Isa yun sa mga kapagpasaya sa'yo, at kapag lagi kang tawa ng tawa, mas maka-clarify. Nakinggan na tayo si Kelly. So yun nga, sabi ko nga, kapag lagi kang tawa ng tawa, mas maka-clarify yung isip mo, mas magkakaroon ka ng clarity sa kaisipan mo. At dito, mas makaka-move on ka, diba? Or, isa pang simpleng bagay na pwede mong gawin para maging masaya ka is to play with your pets, like yung dogs or cats ninyo, para mas mapatawan na kayo. I know for sure sa lahat naman nag-aalaga ng mga pets, like dogs or especially cats, like us, madali tayo napapatawan ng mga kids sa mga simpleng ginagawa nila. So yun yung tip number 1 ko para maka-move on ka sa ex mo. Okay. Number 2, since meron ako ditong kodigo, charot. Yung tip number 2 is to huwag mong isipin yung mga bagay-bagay. So, ironically, kapag nag-iisip ka na sana makalimutan mo na siya or sana hindi ko siya maisip, mas lalong naiisip or mas lalong napaprocess ng brain natin yung maalala siya or mas isip yung tao or yung ex natin. So, sa ganitong paraan, masalong hindi ka makaka-move on. Yan yung tip number 2 ko sa inyo. Kailangan huwag mo siyang isipin. Hayaan mo lang na maalala mo siya. Just go with the flow. Kasi nga, kapag naalala mo siya, normal lang yun, girl. No, normal lang yun. Kasi nga, may mga bagay at may mga oras talaga na naalala mo yung ex mo. So, lalo na siyempre kung mayroong kung dating yung mansar ninyo or yung okasyon na kung kailan kayo naging kayo, kailan kayo naligawan. So yung mga ganun bagay, ganun yung mga may experience mo. Kasi danas ko na yun, girl. Danas ko na nasaktan na ako before. Kaya alam ko yung mga ganun bagay.
And hindi na naman ito nag-apply sa babae o sa lalaki, sa lahat yan. So sa transgender, sa LGBTQIA plus community, nagre-reflect din yan sa kanila. So dito nga, sa binanggit ko na, sa tip number 2 na huwag mo siyang isipin ang isipin, hayaan mo rin mga pangyayari o yung mga bagay na mangyayari. Like, hayaan mo lang na maalala mo siya. Kasi normal nga yun, sabi ko nga, diba? So, dito, yung ironic process, tinatawag na ironic process theory. Kasi the more na sabihin natin na sana hindi mo na siya maisip, sana pipigilan mo na yung utak mo na isipin siya, the more na mas magpa-process yung brain natin na maalala at maaalala mo pa rin yung ex mo. So move on, girl. Hayaan mo lang na maalala mo siya kasi lilipas din yung mga araw na at mga oras na makakalimutan mo siya. So yan yung aking tip number 2. And third tip. So move forward tayo sa pangatlong tip na bibigay ko sa inyo. So dito, isa to sa mga ways na ginawa ko before or siguro sa mga nakaka-relate talaga sa atin, sa mga ways na yung mga tao na ginawa na rin ito before is to deactivate your social media accounts. Like yung FB niyo, your Instagram, or kaya yung Twitter, so anything na makakapagpaalala sa inyo. So, in this process, kailangan i-deactivate ninyo pansamantala ha. Pansamantala lang, guys. Mga kuchikoys, mga kuchikoys. Ayan. So, pansamantala nyo lang i-deactivate yung mga social media accounts ninyo para habang nagpa-process kayo na mag-heal dun sa pagkakabigo nyo dun sa buhay, dahil sa love life ninyo, is makakalimutan nyo talaga yung tao na yun sa pag-process na to. So, ibig lang sabihin nun, nag-deactivate yun ang FB ninyo at yung iba man yung pang social media accounts. Isa to sa bahagi ng buhay nyo na makakatulong para mas makapag-move on ka, diba? So, at the same time, hindi naman ibig sabihin na forever mo nang deactivate yung account mo, diba? So, that only means na kapag ready ka na ulit na harapin yung bukas or yung mga susunod na araw para mag-survive dito sa Earth, charot, ay kailangan i-open mo na ito yung account mo. So, in that case, that means na totally move on ka na dun sa ex mo. So, ganun yung pag-deactivate mo ng social media accounts. Kasi, hindi mo naman din ibig sabihin nun, nakakalimutan mo na yung mga friends or families mo dun sa scenario na naman. Dun sa pag-deactivate ng account mo. At yan, para makatulong sa'yo ng lubos, at makalimot dun sa ex mo. Kasi alam ko lang, girl, nagdaan na tayo dyan. Alam ko yung mga ganyang proseso na broken hearted, na nasaktan. So baka naisip nyo, guys, kasi kaya ako tumatawa kasi tatawan ko yung mga ganitong sitwasyon. No, hindi po. Kasi alam ko yung mga ganyang bagay. At alam ko na sa mga darating na panahon, maranasan at maranasan po ulit natin yan kung sakali tayo ay masasaktan ulit. So yan, guys, yun yung tip number 3 ko sa inyo. So yan, nakalulong pa ako ng laway. Charat, kodi ko po nandito siya, guys. Ayan ha, para makita nyo talaga ng research ako, para alam nyo rin pati ko ano yung mga naranasan ko na sa buhay. Talagang jot down ko siya or susulit ko siya sa isang simpleng papel or sa notebook. Yung tip number 4 is to palayain mo yung sarili mo sa ex mo. So, ito yung sasabi natin na maging independent ka ulit. Kasi karamihan sa atin na kapag na-broken hearted, nasaktan na, nakatali pa rin yung puso't isip natin dun sa tao na nakasakit sa atin or yung nakapag-break up sa atin. So, that doesn't mean na kapag nakipag-break na sa yung tao, ikubuho na nga yung mundo mo or may ipit ka sa sitwasyon na hindi mo kaya kasi wala siya, nasanay ka na nandiyan siya lagi, na susuportahan ka sa ibang mga bagay na gusto mong gawin at gawin ka nyo naman sa kanya. So, ito yung be independent. Not,
I mean, it's not literally being independent as yung mabuhay ka sa sarili mo. But it only reflects na kailangan maging independent ka ulit kasi kailangan ka nga sa mundo na nawala siya, diba, sa tabi mo nung sinilang ka sa mundong ito. Ayan, Charot, Anak by Freddy Aguilar. Charot. So, yun. So, ano na, listening yung pagkakatali mo dun sa tao na yun. Na huwag mong isipin na parang hindi mo ba kaya mag-move on or hindi ka ba makaka-move on dun sa tao na yun kasi nga, nasa pa rin yung mundo mo. So, isipin mo na lang, girl, na maraming tao, maraming lalaki o maraming babae na posible at posible rin magmahal sa'yo at makikita mo rin yung forever niya. Kaya nga may tatawag tayo na sa kanta ng kung anong banda yun kasi hindi naman ako mahilig talaga sa masyado sa music na mga ganong eksena. Pero yung ano yun, pinagtagpo pero hindi pinadhana, di pa ang sakit. So, isipin mo na lang talaga na may mga bagay na pag hindi sa'yo, hindi talaga sa'yo. At meron din mga bagay na pag sa'yo talaga at nakalaan sa'yo, darating at darating ang panahon na lang. So, ganun siya. So, let's move for tip number 5. So, yung tip number 5 natin is MU. Ayan. Ano yung isip mo dyan? Ikaw na nanood ka, akala mo yung MU is mutual understanding, maghahanap ka ng bagong partner or bagong mga kalandian. So, hindi ganun yan, guys. Hindi ganun yung MU na sasabi ko. So, sasabi ko ng mutual understanding. Tama, mutual understanding nga siya, pero hindi yun yung MU na binabanggit ko. So, dito, sa tip number 5 na to, yung MU, at yung mutual understanding. So, humanap ka ng mga tao o mga kaibigan mo or family members mo sa bahay or kung sino man yung kakilala mo na may similar experience sa'yo. Kasi ito yung mga tao na posible na nakamove on na sila dun sa past nila, dun sa ex nila, at sila yung mga possible na tao na makakatulong sa'yo para makamove on ka. Kasi mabibigyan ka na lang advices. Parang ako ngayon na alam ko kaya ka nanood ito kasi para malaman mo nga, diba, kung yung 7 tips for 7 ways na ginagawa ko at ginagawa rin ng karamihan para makamove on dun sa kanilang mga ex. So yun yung tip number 5 natin, yung mutual understanding. So yun na nga, itong mga tao kasi na makikilala mo na may similar experience ka sa'yo, na na-broken heart din sila, nasaktan din sila, makakapagbigay sila sa'yo ng kaliwanagan ng tips at magbigay ka ng empathy at saka magkakaroon sila ng sympathy sa nangyari sa'yo kasi nga, nangyari na sa kanila yon, nangyari na yun sa akin, sa karamihan sa atin. So, alam ko na ito, itong bagay na ito, itong pagbablog na ito, makakatulong din sa'yo ito at makakapag-mukon ka din sa mga pangyayari sa buhay mo. Right? So, yun lang yun. Yun yung kailangan mong isipin at kailangan mong gawin. Somehow, this will help you process the things para makalimot din sa tao. Kasi sa mutual understanding na sasabi ko dito sa bagay na ito, since yung mga tao na yun matutulungan ka nga na makapag-move on. Kasi danas na nila yung girl. Danas na nila yun. Ayan. So, let's move forward sa tip number 6. So, sa tip number 6, ito naman yung huwag mong sisihin ang sarili mo o ang ibang tao dun sa breakup niya mo ng ex mo. Kasi madalas, diba, yun nga, ito yung sasabi natin na naiisip natin kapag nakipag-break sa atin yung boyfriend natin or yung girlfriend natin at sasabihin natin sa sarili natin na pangit ba ako? Tsaka mo, girl, charot. Ganun, sabihin mo sa sarili mo na pangit ba ako? O kaya sabihin mo sa sarili mo na ano bang mali sa akin? Tsaka ano ba yung meron sa iba na wala sa akin? O ano ba yung meron dun sa tao na nakita ng ex mo dun sa tao na yun na wala sa'yo, diba? Yun yung mga bagay na talagang nakakaloka isipin.
So, huwag na huwag mag-sustain yung sarili mo. Kasi number one, hindi ka naman, kapag minahal ka naman yan, siguro talagang may mga qualities at may mga bagay-bagay na nakita siya sa ibang tao na wala siya talaga or talagang masigit dun sa ginagawa mo. So, something na ganun. Kaya kailangan, para makapag-move on ka ng maayos na kutsikoy at kutsikais, kailangan talaga na huwag mong sisihin yung sarili mo. Kasi never ever blame yourself. Kasi pag blame yung sarili mo o yung pang tao pati na break up, kasi may iba rin dyan na, limbawa, ikaw may boyfriend ka o may girlfriend ka, tapos may mga tropa ka or yung family members mo, ayaw nila dun sa tao na yon. So, never ever blame yourself or other people. Kasi nangyayari talaga yung sa isang relasyon na hindi ka makapag-move on or talagang hindi ka tawag dito at talagang mag-break kayo at hindi talaga kayo para sa huli. Yung mga tipong ganun. So, guys, mga kutsiko at mga kutsi guys, kung ganyan yung ginagawa nyo, makakaltukan pa kita. No? So, baka makiuntog pa kita sa kader, no? Para magising ka sa katotohanan. So, yun nga, guys. Always think na may better future na merong para sa inyo, may nakadaan dun sa may nakadaan sa inyo na tao lang na siyang magpupuno ng mga pagmamahal at mga bagay-bagay na gusto niyong punan sa sarili niyo at sa buhay may partner. So, ganun siya. And ito na guys, no, magpapanghuli na tayo. Last na ito. Charat. Last na talaga siya, promise. Ito na yung kasabi ko na pang 7-6. Charat. 7-8 na may bibigay ko sa inyo. Ito yung panghuling tip na may bibigay ko sa inyo para makamove on ka na maayos at para mas ma-heal mo yung broken heart na meron ka. So, ito na nga siya guys, no. Yan, iwasan natin ang maging self-judgment. So, para siyang kagaya nung sa sa tip number 6. Ayan, ano ba ako? Oh, sa tip number 6 pala. Tama naman siya. Charot, yan. Sa tip number 6 yun na nga sinabi ko yung iwasan yung maging self-judgment yung sabihin yung sarili na pangit ba ako? Or ano bang, ano pa nga akong mali? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, dito, guys, since kailangan mo kasi ka sa totohanan, kailangan mo na makamove on. So, tutunan kita nyo, no, hindi ako lagi nakatingin sila kasi nga, dito na ako dun sa tips or dun sa research ko. Sinulat ko pa talaga para may paliwanag sa inyo. So, yun nga, never ever have a self-judgment. Kasi kapag nagkaroon ka ng self-judgment, parang dinadown mo na nga yung sarili mo. At in this process, hindi ka lalo makaka-move on. So, kutsikoy at mga kutsikais, move on. Gising-gising tayo sa katotohanan kasi kailangan natin gumising. Kahit naman gising tayo literal, kailangan natin gumising sa katotohanan na ano ba, na kailangan natin mag-move on. So, ganun siya. Kailangan natin mag-move on sa mga bagay-bagay na nakasakit sa atin o mga taong nakasakit sa atin. Para naman mas maging masaya at mas maging very very light lang yung pamumuhay natin. Hindi yung nagdaramdam tayo or hindi tayo yung nagkakaroon ng grudge sa buhay natin. Kasi mahirap yung die. Kapag ikaw na na-broken heart ka at nagtanim ka ng sama ng loob or galit sa loob mo dun sa tao na yun, that means hindi ka lalo makaka-move on. Forgive. Kung di mo man siya makalimutan agad-agad, darating yung panahon na makakalimutan mo siya. So, ganun siya, guys. Kailangan natin mag-move on. And hindi ko naman sasabi sa inyo na ka-breaking pa lang, na ganito ganyan, na mas mabilis ka agad na mag-move on or makapag-process para yun yung makalimutan yung isang tao. So, it doesn't mean na kailangan yung gawin agad-agad yun. Step by step, one by one. So, doon sa pitong tips na yun, ano ba yung gusto mong unahin, ano ba yung gusto mong gawin kaagad para mas matulungan ka nung tip na binigay ko sa'yo para makamove on ka sa buhay, pag-ibig mo.
So yun guys, at yun guys, yun yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo at sobrang makakatulong dun sa mga taong broken hearted ngayon, na alam ko ang daming makaka-relate. Kaya nga na nanonood ka nitong video na to para matulungan kita at matulungan ka rin nung binibigay ko sa inyong tips kung paano makapag-move on. So yun guys. At yan guys, dyan nagtatapos yung 7 tips or 7 tips na ibinigay ko sa inyo ngayong araw na to para makatulong at higit na makatulong dun sa mga taong nakaka-relate sa video na to, na na-broken hearted, na gusto makamukong sa buhay. So hopefully, mga kuchikwes at mga kuchikwes, mas makatulong sa inyo itong mga binigay kong tips para mas mapabilis yung pag-process natin at magkaroon tayo ng kapalatagan sa buhay, no? Yung mga ganong bagay or eksena, charot. Yun nga, na ma-heal natin yung sarili natin from being broken hearted. So yan guys, I'm so happy na nakapagbigay ako sa inyo ng information or things na ginagawa ko rin sa mga panahon na pag ako'y nasasaktan or broken hearted na. So yun yung mga bagay-bagay at tips na may bibigay ko sa inyo. So far guys, that's it for today. And again, kung bago ka lang sa channel ko, please do like this video and share this with your family and friends just to spread the love. And finally, just subscribe and sana mas marami pa tayong viewers or mas marami pa tayong mga tao na may inspire or mabibigyan ng mga tulong or tips na kagaya nito. So yun lamang po, ako muli si Francine M. na nagsasabing just always spread the love and if ever you have any kind of questions, comments, or suggestions, or opinions about my videos, or things na gusto nyo pang gawin ko, or maitulong ko pa sa inyo, just please leave your comments on the comment section down below. So, taasahan ko yung mga bagay or mga tips din ninyo sa akin as a new, as bago pa lang sa pag-YouTube or being a new vlogger. So, yun nga guys. Again, bigyan nyo ako ng mga tips din paano ko ma-improve yung sarili ko or yung mga dapat ko pang gawin dito sa pag-YouTube ko. So sana guys, nagustuhan nyo nga itong video na to. And again, I'll see you next on my new video. So, always be notified. Just hit the notification bell para kapag nag-upload ako ng bagong videos, makikita nyo siya at madali nyo siyang mapapanood. So again, this is Francine. Bye! Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down. You already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta.